Pag-uusapan natin mga tol itong trainer ni Crawford na nakulong sa Manchester, England. Nagalit din si Crawford sa naging pahayag ni Canelo. Amerikan nagbigay ng babala kay Terence Bud Crawford. Pumunta si Bomac sa United Kingdom dahil ito ang trainer ni Chris Eubank Jr. na ipanalo naman nila ang laban kontra Liam Smith. Dahil sa matamis na tagumpay mga tol, babalik na dapat si Bomac sa Amerika. Ngunit naharang sa airport ng Manchester, England. Nakitaan kasi ng armas ang kanyang maleta, loaded gun at bawal ito sa United Kingdom. Ang masama nito mga tol, walang maipakitang certificate o dokumento sa dalang armas. Kaya arestado ang 53 anyos na si Bomac. Ang tanong ngayon mga tol, paano nakapasok sa UK ang armas ni Bomac? Alam naman nila na pinagbabawal ang pagbitbit ng armas papuntang UK. Dapat sa airport pa lang ng US, nakita agad sa scanner na may dala silang armas. Dalawang airport agad ang nilagpasan, airport ng Amerika at airport ng Manchester, England. Dapat doon pa lang nakita agad na may dala silang armas at hindi na nakapasok sa UK. Kaya marami ang nagsasabi na bumili ng armas si Bomac dito sa UK at balak iuwi sa Amerika. Kaya hindi pa malinaw sa ngayon mga tol kung paano naipasok ni Bomac ang armas. Nakakulong siya ngayon sa England hanggang October 9. Antayin ang susunod na hearing. Ito ang trainer ni Crawford at napipisil na pwede maging trainer of the year. Pero masasayang ang magandang kinabukasan para kay Bomac kung matuluyan sa kulungan. Sa iba pang balita, bad trip si Terence Crawford sa payag ni Canelo. Sinabi kasi ni Canelo na isang malaking pangalan lang ang tinalo ni Crawford at maliban kay Errol Spence, wala nang magandang pangalan sa kanyang resume. Kaya nagagalit si Crawford tuwing sinasabi sa kanya na mahinang resume. Lahat daw delusional at crazy. Matapos talunin si Spence at maging number 1 pound for pound, marami pa rin ang hindi na-impress sa kanya. Maraming dahilan ang lumalabas bakit talo si Spence. Hindi daw nakarecover ang katawan, matagal na bakante at nagkaroon pa ng aksident. Pero magkakaroon pa naman yan ng rematch mga tol. Abangan natin kung ano ang mangyari. Malay natin biglang makabawi si Spence. Sa iba pang balita, Amerika nagbigay ng babala kay Terence Crawford. Huwag na raw ituloy ang plano na labanan si Canelo sa 168 pounds. Baka matulad lang umano si Crawford kay Amerikan, knockout ang inabot matapos tamaan ng solid. Masyadong mataas daw ang 168 para kay Crawford kaya wag na ituloy ang plano. Pero tingin ko mga tol malayo ang skill ni Amerikan kumpara kay Crawford. Madaling patumbahin at patulugin si Amerikan. Mabilis bumitaw ng suntok kaya mabilis din makounter. Hindi katulad kay Crawford na mag-aantay lang yan ng atake at magcounter. Malapad ang katawan ni Canelo kaya mukhang malaki pero kasing tangkad lang yan ni Crawford. Ang kalamangan lang ni Canelo mga tol matigas at hindi madaling masaktan. Kaya pwedeng kainin lang ni Canelo ang mga banat ni Crawford. Pero maraming trainer na rin ang nagsasabi na malaki daw ang pag-asa ni Crawford. Pwedeng makuha ni Crawford ang panalo sa pamamagitan ng desisyon. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Magagaya ba si Crawford kay Amerikan? Knockout ang inabot kay Canelo.